Hello! Good morning, guys! Nandito nga pala kami ngayon sa aming seminary school. Ito yung mga classmates ko. Kasama ko sila. Muli kami bibisita dito sa school namin. At dahil nga hindi kami nagpaalam na darating kami ngayon, kaya hindi kami muna pinapapasok. Kailangan muna namin magpaalam sa guard para papasukin kami. At dahil nga mukha naman daw kami mabait, pinapasok na kami. Ayan ang school namin. Ayan. Alam nyo ba, napaka-presko. At tahimik talaga dito sa school na to. Napaka-payapa. Magugustuhan nyo. At ito naman, ang loob ng aming school. Tara, punta tayo dito sa chapel. Ayan, tanggal muna ako ng face mask para makita nyo ako. Ay, namiss ko talaga tong school na to. At yan nga, unahan natin puntahan itong mga musical instrument sapagkat namiss ko talaga tong mga to. Alam nyo ba, isa ako sa mga tumutugtog dito at ang gamit ko nga is ang piano. At kalimitan din, kapag hindi pa din piano, nagbe-bass guitar ako kahit na mas malaki pa tong bass guitar na to sa akin. Mimiss ko na tumugtog ang mga kasama, ang mga schoolmates ko dito. At tingnan nyo nga itong bass guitar na to. Kinulang pa ng isang string. Ay, mukhang di ka na naingatan. At alam nyo ba, isa rin sa mga itinuturo sa amin dito, yung magkaroon ng self-confidence na makapagsalita sa harap ng maraming tao. Kaya, kailangan namin ditong magsalita. At kapag ako na nga nagsasalita dito, hindi nila ako nakikita. Kaya, kailangan kong mag-heels para makita ko ng mga taong nasa baba. Ay, ganun talaga kapag cute. At dito naman ako kami ang umuupo. Lagi akong nakaupup dyan. At kuminsan nga, nakakatulog na ako. Pero, wala namang gumigising sa akin. Diyan naman yung taas ng chapel namin, library namin yan, kung saan nag-aaral-aralan kami kung minsan, pero madalas tulog kami. Diyan, nakabuuan namin chapel. Ito ang pangalan ng aming school, Emmanuel International Theological College. Ay, tunay na nakakamiss tong school na to. Madaming memories kami magkakasama ng mga schoolmates namin. At ayan nga, lumabas tayo. Ito na yung bulletin board na kung saan nandito yung mga schedules namin na isang buong linggo at kuminsan isang buong buwan pa. Ito naman yung aming office na kung saan dito kinakausap yung mga pasaway ng mga estudyante katulad ko kasi hindi ako nag-exercise kaya pag minsan na-office ako. At ito naman yung lobby na kung saan dito kami tumatambay. At ito nga yung pinakamarami may tumatambay. Itong harap ng salamin na to. Nako, nakapila dyan. Laging tinitingnan yung mga get up nila. Ito yung labas at ito naman kung saan kami madalas magkwentuhan. Dito naman, ito yung corridor papunta sa boys dorm. Bawal kaming mga babaeng lumakad dyan kasi bawal. Dito naman yung pinakahinihintay naming marinig. Ito ang mahiwagang bell na kung saan naguhudyat sa amin ng mga maraming bagay. Tara, pakinggan natin. Yan, sa bawat dorm nga, meron mga salamin, kaya kalimitan lagi kami nalilate kasi lagi na lang nakatitik sa salamin. At ito nga, tara, punta tayo dito sa school namin. Dito, madalas kami nag-aaral at ito yung tinatawag na masteral room. Tara, tingnan nyo to. Dito nga pala yung dati namin classroom. It's called Masteral Classroom. Pero ginawa na siyang children's room nung graduate kami. Kasi kailangan look. Most of our classes are made in here. This is the second floor of our school. This is where all the girls' dorm are. And I'm here at the front of our dorm. It's a dorm. And Maka dorm.
Ano yan? Ito yung mga bigaan namin. Ito, ito. It's double deck. Kaso, pinasa siya. Dito nakalagay yung aming mga clothes and things. And look! May mga pictures pa kami dyan with purses. With our light purses. Kaso yung akin nalaglag na. So, wala na siya. Yung mga ka-dorm ko dito sa... Ito yung mga ka-dorm ko sa dorm 2. Nakaka-miss lang. Oh, look. Meron pa dito. Happy birthday, Janice. 10-9-2018. So, nandito pa kami. From Leon Erich. Leon Erich. Estudyante namin siya. Nakaka-miss. This is our corridor, and our corridor, ayan, dorm 1, dorm 2, dorm 3, and room ng aming Korean missionary, our Reverend Ho. Ito namang isa is our music room. Ito yung library. Actually, lagi kami dito tuwing gabi. Tuwing gabi kasi yung time ng library namin. Tapos, ayan, dalawa kami, Jenny, na nag-aayos ng mga books dyan. Yung mga books dyan. Kami yung mga naatasan. Kami yung naatasan sa mga library, sa mga books sa library. Tsaka, bawal dyan mag-ingay. Pero kalimitan, napakaingay. Kaya lang kami napapagalitan. Tapos dito naman, may extension yan. Kasi kami, ng mga bibe, kasi kami, maybe ako si baby pig, kasi mataba ako, may baby horse, may baby fish, and may baby rabbit. So ito yung taas ng chapel namin. Naging library din namin yan. So, kapat, ang roll call namin, 10 o'clock, pagkatapos ng roll call, dito kami, nag-extend kami ng library. Kasi dapat tutulog na yun. Kaso kami nag-extend kami mag-aral-aralan. Nag-extend kami mag-aral-aralan. Yun lang. Pero kalimitan talaga, tulog kami dyan na nag-aaral. Tapos kumakain. Pero nag-aaral naman kami. Yun nga lang. May kasamang pagkain. Pero bawal yun. Pasyaway lang. Ito yung corridor. Papunta sa dorm. Ito yung office. And ito yung library. Pagkatapos naman, ito yung CR. CR kami. Mayaman kami. Dalawa yung CR namin. Isa dito. Tapos isa dito. So, pasok tayo. We have a lot of cubicles here. Ito yung CR kung saan kami. Nagsi-CR. Yun lang. Napakaraming tao dito, lalo na tuwing umaga. Kasi sabay-sabay kami mag-CR. So, ayun, nakaka-miss. So, ito naman yung corridor pababa. Ayun. Ay, huwag. Hagda na pababa, papunta sa first floor. Ito kami madalas tumambay. Yan. Yan. Mga nakahilera yan dyan. Lalo na kapag ano. Kapag mag-chapel na. Kaya magpapasok na sa school. Yan. Mga nakapila. Lalo na dito sa side na to. Ito. Ito. Yan. Pila dyan. Pila sa side na to. Yan. Yan. Kasi mirror yan. Yan. Pila ka. Yan. Lagi may tao dyan. So, ito na yung labas. Ito yung corridor ng classroom and boys' dorm. At, ta-da! Ito po kami sa school. Ito po. Ayan ko po. Our kitchen. Oh, this is the boys' bathroom.
CR comfort food. This is our kitchen. Madaming table dyan na nag-aaral kami. Sobrang dami. Tapos, bago ni kumain. Do not eat to eat, but eat to work. If you don't want to work, do not eat. Work at least for an hour each day. Ang lamesa. Tapos kami kumain. Maghuhugas ng pinggan. Pwede dati. May tungtungan ako dyan. Wala po. Nawawala na siya ngayon. Sinanay po kami dito na kapagkatapos kumain, kanya-kanya kami nahugas ng pinggan. So, ayan yung kapagkainan. Tapos, pagkatapos nun, kay, hugasan ng pinggan. Tapos, meron pang naka-assign para maghugas ng mga natira pang utensils. Meron din kaming extra bathroom. Pero sa boys talaga siya. Pero kapag nagkakaroon ng problem dun sa taas, dito kami nagbabathroom mga babae. So nakakatakot dito. Kasi madilim. Apo, dati dito kami nagluluto. Diyan, may lutoan dyan dati. Dito din yung hugasan dati. Kaso, umasenso kami, inilipat dito. Nung malapit na kami graduate, inilipat na siya dito. Ayan na, yung lutoan. Tapos hugasan. Kaso yun nga, ilang tao. Tapos, nagtatanim-tanim kami dito ng mga kakain namin. Ayan. Ayan yung mga tanim-tanim dyan. Si Ate Carol. Tatanim ng pechay. Kamatis. Kamatis ba? So, ayan yung likod ng... Yan ay... Office and Library of Taas. Masaya. Masaya ako na nandito. Hindi naman may mga aso talaga naman. Magsasalita ako eh. Hindi na kasi kami kilala ng mga aso dito. Ito yung kabuuan na lang. Alam nyo ba? Ito. Yan. Mahilig kasi si mamang sa mga flowers. Mga flowers. Alam nyo ba? Kami nagtanim na yung mga dahon na yan, yung mga damo na yan. Yan. Kasama sa work namin, bago kumain. Sa hapon, after ng class namin, kailangan namin bunutin yan. So, at least an hour, tinrain kami dito na magbunot, magbalaw. Wait lang, may magkakalambang. Kasi, yun yung ano namin, bago kumain, meron kaming bell. Bago pumasok, may bell. Yung bell dito, hindi automatic. Manual. Alam nila kapag ako na yung nagbebel. Kasi, pag ako yung nagbell, sunod-sunod. Tapos kapag si sir magbebel, may kasunod yun. Mga babae! Kasi alam nyo yung mga babae, napakala. Hindi naman lahat, kami. Matagal. Kasi nga, kung pumapasaway siguro kami. Yun nga. Yung sinasabi ko, to, mga dahon na yan. Yan, mga damo. Yan. Tinrain kami dito na bago kumain, at least, nag-work kami for an hour. Kasi, sabi, huwag pakainin ang mga dahon. So, yun. Naglilinis kami. Kami ng damo. Pa akong isang i-reveal sa inyo ng pagiging pasaway namin. Ako, may isa pa akong i-reveal sa inyo ng pagiging pasaway namin. Kikita niyo ba yan? Yung taas na yan. Yan, yung taas na yan. Tapos yung bubong. Yan. Saan na ba yung bubong? Oh, yun. Sa may cross. Yun yung cross na yun.
Yan, yung doon sa may cross na yun, wala yung hagdan para makakit dyan. So, ikit kami dyan, dyan sa likod niyan. Yan, ikit kami dyan. Sakit kami hanggang doon. Eh, bawal yun. Pero, dahil gusto namin ng drink. Oh, ginawa ko isang beses lang. Ito ko doon. Sa puno ko. Umakit kami doon sa cruise na yun. So, picture-picture. Napakahangin doon. Nasarap doon. Kaso nga, bawal. Wala lang. Isang beses lang. Pag-graduate ko yung ginawa. Kasi, bakit ako makagraduate eh. Abo. Nakakamiss lang. Okay, so, nandito ako sa field. Yan. Ito yung kadalasan naming binubunot. Tali. Depende sa mood. Depende sa mood yung dami ng nabubunot namin. Kapag, alam nyo na, kapag mga tao ay tinamad, isang oras kami nakaupo lang dyan, pero wala naman nalilinis. Mga isang oras kami dyan nakatalumpok, mga sampo. Isang oras, pero pagtayo namin, kasi bawal kami tumayo. Pagtayo na, kung ano inupan namin, ganun din yung aming tinayuan. Pero pag minsan lang yun, hindi naman lagi kasi mapagalitan kami. Pero kalimitan ang lagay ko dito ay tagapagdilig. Yan, yun ang gawain ko dito, tagapagdilig. Kasi nga, madaling maano yung balat ko sa mga damo. Madali ako mairita kasi sensitive yung balat ko sa mga damo. Kaya naman, syempre, pinili ko na yung hose. Tapos ayan, dito, yung mga tanim na yan. Kasi si Ma'am Hong, mahilig siyang magtanim. Ay, naku. Si Ma'am Hong kasi mahilig siya magtanim. So, kaso, binibili niya pa yon mahal. Daming nagbebenta sa kanya ng mahal. Tapos, kung saan lang may space, dun lang niya pinapatanim sa amin. Eh, wala naman kami masay. Sunod lang kami. Tapos dito, may aratilis. Dito, yan. Siguro kasi kailangan namin magtrabaho dito ng isang oras bago kumain. Ang nangyayari, uupo kami ng 15 minutes, tapos mag-uusap kami ng 30 minutes. Nung natitirang oras habang hinihintay namin yung bell para kumain, diyan kami sa mga puno, naghahanap kami ng kamote, ng ratilis, ng gayub, ay hindi, wala kang gayub, ano, abukado, ng mangga, yan. Dami kasi dito mga puno. Pinakang hinihintay namin dito ng season is avocado. Grabe yung avocado namin dito. Pinagbala talaga. Napakalalaki. Tapos ang dami pang bunga. So, ayun. Nakakamiss. Nakakamiss sa school na to. Pali dati. Happy ko. Hindi ko mamimiss ang school na to. Pero naawa. Naawa ko sa kalagay ng school. Dahil nga may ngayong aso, mga aso, wala akong makapagbigay ng thoughts. Lolong. Sa gitna ng maraming damo at pangit na kapaligiran, may mananatili pa ring maganda.